guys. Ito, update po tayo sa ating CCO na 45Gs. Ayan na sila guys. Malaki-laki na sila. Ang totoosin nga, pwede na eh. Pwede nang katayin, pwede nang ulamin eh. Pero medyo alanganin pa. Ayan. 11 pieces po to sila. Pangatlong linggo na ngayon. At noong Martes, walang pasok noong Martes na nakaraan. So ginawan ko sila ng para walang amoy. Yan guys. Ito yung ginawa ko. Nilagyan ko ng sawdust. Gusot yung ilalim nila. Para yung dumi nila pag nahulog, medyo mababalutan siya ng gusot. Wala talaga siyang amoy. Ito yung natutunan ko doon sa panonood ko ng YouTube. Ganun din po sa ano guys, sa baboy. Pag nag-alaga kayo ng baboy para hindi maamoy ng mga kapitbahay. Yan guys. Iba naman yun. Maghukay kayo, tapos sa hukay na yon, unang ilagay ay uling, unang layer uling, tapos lagyan ng asin, tapos pangatlong layer ito ng ano, ipa, o kaya ang nakita ko sa YouTube, ipa ang palay. Pero sa akin, ang ginamit ko ito, gusot ng kahoy. Ayun, tapos, pagkatapos ng ipa, uling uli, tapos abono uli, tapos ipa. Yun guys, niniwala ko, wala talagang kamoy-amoy. Kasi itong sa amin guys, nung unang linggo, pangalawang linggo, talagang napapansin mo may amoy talaga. Lalo na pag humangin. Kaya, ginawa ko yung ano, pag napuno naman ito sa umaga at sa kahapon, siyempre kain dumi lang tong mga sisiyo natin. Pagka marami ng dumi, hinahalo kay ito siya. Yan, hinahalo ko siya para matabunan. Kaya inahalo-halo ko siya. Kaya wala talaga siyang amoy. Ayan. Tatlong linggo na po ito. Siguro. Ayan o. Malaki na. Mabigat na o. Ayan guys. Malaki na siya, mabigat na. Pero kulang pa talaga sa sidad. Kumbaga 45 days, nangangalahati pa lang to. Tatlong linggo pa lang ngayon. Tatlong linggo pa. Pero malaki na. Malalaki na ang katawan. Okay guys. Maraming salamat sa panonood.